Kamusta mga cars? Ito ako muli para mag-review ng motor. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Dito tayo muli sa SYM brands. At ang ating pag-uusapan ng motor ay ang Keeway K-Blade 125. Ito yung motor na napansin ko na kaakit-akit sa akin nung unang ko ito nakita. Then sa itsura nito mukha siyang MIUI, no? Yung Yamaha MIUI 125. So yung kanyang kahubig. So parang ito yata pinagayahan ng motor na to. Kasi ito sa SYM brands, ito yung sa mga bestseller daw nila. At marami kayong makikitang kulay na pwede nang pagpiliin sa motor na ito. Tapos, yung mga features na napansin ko sa motor ko yan. Tulad yan, meron na siyang digital pull panel, yan, digital panel yan. Tapos meron din siyang shutter key, yan, iwas nakaw. At meron siyang hook dun sa kanyang harapan para doon sa mga bagahe. Tapos, ang kagandahan nito ay meron itong nilagay na sharp edge designs na fully LED tech na siya. So, yung mga ilaw po niya is LED na po. Diba? Tapos, kick and electric na po ang starter ng motor na to. Maganda rin yung kanang taillight kasi yung design ng taillight niya talagang patulis, no? Ganda. Tapos, yan yung signal light niya, diba? Karamihan sa mga ibang motor is parang pahaba yung signal light. Pero papasok po yung signal light, no? Ang ganda ng pagkakadesign ng Keeway sa motor na to. Diba? Tapos yung kanyang compartment, ayan, kasya din naman ng isang mga bagahe, yung mga papeles, mga konting tools. Ayan. Yan yung mga nakita kong pictures dito sa Keeway Keyblade 125. Sa specs naman ng Keeway Keyblade 125, ang kanyang engine type is 4-stroke single cylinder air-cooled at carburetor. 4-stroke na po is 53.5x55. Ang kanyang engine displacement naman po is umabot ng 124cc, consider as 125 po yan. Guys, baka kasi naman nagtataka kayo, ba't 124? Hindi po kasi sinasakto talaga sa specs yung cc talaga ng ano motor, mga kahit anong motor. Compression ratio is 9:0:1. Transmission type is belt type siya. Kanyang length, width, and height naman po is umabot ng 1,820x700x1,060mm. Ang kanyang ground clearance naman po is umabot ng 137mm. Fuel capacity po is 4.9 liter. Kanyang dry weight naman po is 97 kg. Train type na ito is scooter. Ang kanyang front suspension is telescopic port. Yung kanyang rear suspension naman po is telescopic coil spring oil dump. Front tire size po is 80x80x14. Rear tire size naman po is 100x70x14. Ang kanyang front brake po is disc brake na. So okay yung kanyang brake sa harapan. Pero yung rear brake po sa likod is drum brake pa rin. Pero yun, pwede na may convert nyo kung gusto nyo convert aftermarket. Max output nito is 6.3 kW by 7,500 RPM. Max torque is 9.2 Nm by 6,000 RPM. So yun ang kanyang full specification ng Keeway K-Blade 125. Color variation naman po, meron itong matte black, glossy red, at matte blue. So yung mga kulay na pwede pagpilihan sa Keeway Keyblade 125. SRP po nito ay sumaapot po ng 62,900. Ang kanyang down payment po is 5,000. Kung financing ang kukunin po, for 12 months po is 6,533. For 18 months po is 4,760. For 24 months po is 3,873. For 30 months po is 3,341. For 36 months po is 2,986. At may rebate po to na 300 kapag po lagi kayo na-update sa pagbabayad. Then, disclaimer lang po, price is subject to change without prior notice po. So, ayan mga ka-RC, nabigyan ko na naman kayo ng pagpipiliin ng motor na pwede ninyong bilhin. Hopefully po nakatulong itong short video natin para po makapag-decide kayo kung anong gusto nyong bilhin ng motor. So, huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga ka-RC. Shoutout time muna tayo mga ka-RC. Shoutout pala kay Play the Bong. Thank you so much. At also kay Wow Bicol. Ayan. Shoutout sa iyo mga Bicolano. Ayan. Thank you so much. Also kay Joey Dito Andaya. Ayan. Salamat sa iyong question. And also sa aking kaibigan, Ginabel's Kitchen. Maraming salamat at shoutout po sa iyo. For other comments guys, kung gusto nyo ma-shoutout ang inyong mga comments, please comment down below po sa ating mga video para sa mga susunod pong ating mga video, ma-shoutout ko po kayo. Maraming salamat sa inyo mga car seat.